Magsitayo po ang lahat. Saya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinagsik ang kasalanan, nalupig ang kamatayan. Sinayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay, kami pagindapating makapakinabang sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Pinisya, sa Chepre at Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chepre at taga-Sirene. Napagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon.
Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at ng kanyang matagpuan ay sinama niya sa Antioquia. Isang taong singkat silang nanatili roon kasama-sama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angka ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko, yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Pilistiya, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang tala ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Magsitayo po ang lahat. Bilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlangin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit
ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanmay, di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda po ang sinasabi sa atin ni Jesus sa araw na ito. Maganda ang sinasabi ni Jesus sa mga taong hindi naniniwala, hindi nakikinig, at hindi sumusunod sa kanyang mga aral. Maganda ito dahil kahit hindi naniniwala, hindi sumusunod o hindi nakikinig, ang mga tao, isa pa ding aral ang nais ipakita ni Jesus sa kanila. At ang sabi niya sa mga hindi naniniwala sa kanyang mga turo, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ang ganda, no? Yung mga hindi naniniwala, yung mga hindi nakinig at sumunod sa turo ni Jesus, hindi niya mga tupa. Hindi kabilang sa kanyang mga tupa. Dahil sabi ni Jesus, ang kanyang mga tupa ay yung mga nakikinig sa kanya. Dahil kung sila'y kanyang mga tupa, nakikilala sila ni Jesus at nakikilala nila si Jesus. Ganyan, di ba? Yung mga hindi nakikinig, yung mga hindi sumusunod, kilala ng nagtuturo. Alala ko noon, nung ako'y nag-aaral pa, laging sinasabi ng teacher namin, kapag hindi kami nakikinig sa klase, wala namang mawawala sa akin. Sa inyo, marami. Sa inyo, malaki. Noong estudyante ako, hindi ko maintindihan yon. Pero noong tumanda na ako, noong nagtapos ako, doon ko naunawaan, sana nakinig ako. Yun palang ibig sabihin noon. Gusto ng guro na matuto ako. Dahil walang mawawala sa kanya, pero sa akin, malaki. Kaya nga, yung mga kaklasiko na hindi nakapagtapos dahil hindi nakinig, hindi nag-aral, hindi natuto. O kaya, yun namang nakapagtapos dahil ng ngopya, dahil ng daya,
ganun pa rin, kawawa. Kasi nung nagtatrabaho, hindi alam ang gagawin. Bakit? Hindi kasi nakinig. Hindi kasi natuto. Ito yung pangaral ni Jesus sa mga taong hindi naniniwala, hindi sumusunod, at hindi nakikinig sa kanyang mga turo. Hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Dahil kung kayo'y kabilang sa aking mga tupa, kilala niyo ako at kilala ko rin kayo. Nakakatakot, no? Kilala pala ni Jesus yung mga hindi sumusunod, yung mga hindi nakikinig at hindi tumutupad sa kanyang mga turo. Kilala ni Jesus. Kaya hindi ibig sabihin ikaw ay nasa loob ng pastulan. Hindi ibig sabihin ikaw ay nasa loob ng simbahan. Kilala ka ni Jesus. Hindi. Dahil ang kilala ni Jesus ay ang kanyang mga tupa. Sa huli, walang talo. Walang talo sa taong nagnanais lang magturo. Dahil bukod sa kaalaman, malasakit ang laman ng kanilang puso. Sa isang taong nagnanais magturo, walang talo, sapagkat bukod sa kaalaman, malasakit ang kanilang gusto. Sa huli, ang hindi sumunod, ang hindi nakinig, ang hindi tumupad sa turo ni Jesus, sila ang tunay na talo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang pagtitiwala na hindi tayo mawawalay sa kanyang pangangalaga. Ating sambitin sa bawat panalangin, Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang Santo Papa, ang mga obispo, naway mga tunay na pastol, sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiang pastulan, manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga nalihi sa landas ng kabutihan, naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon, manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga may sakit, naway maranasan ang kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga namayapa, naway akayin ni Kristo ang mabuting pastol upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan, manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos
ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang ikaw ang higit na nakababatid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Masayang nagsalo aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong alak at tinapay, gawing dugot katawan mo, Panginoon, Panginoon, alay sa nagkakaisa sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, amen. Lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan. Para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon,
magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Kasalanan ang krus mo.